Oh, hindi na kami umatenda doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. So, of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron ding mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag tinanggal yung budget para sa kanilang sweldo. Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong, particularly yung medical and burial assistance dahil yun talaga yung pinaka marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. May commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung pinagbigay sa fondo? Wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, that they have the power of the purse, so kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron mang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipagkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. Yes, oo, meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila nakita namin na natanggal. Yung budget source nila natanggal. So, merong talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero, approximate lang ito ha, sa akin, 200, kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. So, karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito, dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So, just in case, pwede yung satellite offices? Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAA. How will it affect? Well, mahirapan kami kasi ngayon napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pag tapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at nag gumagamit ng budget, nag-i-implement ng project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget, no, at mag-implement nung project. Would you care to comment about President Duterte? Wala. Hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood noong hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. We'll see. We'll see. Di maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko eh. Well, ang pag-attend naman sa hearing tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President, as a personal decision talaga ng tao na inimbita, no? Tulad sa amin, yung iba gusto pumunta, yung iba inuuna nila yung trabaho nila. So,
Pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So it's a personal decision kung mag-attend or hindi. Do you expect a fair hearing for your father? Of course not. No, I do not expect fairness. Because this is, it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no, last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan, nilabasan kami, pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then ngayon nakita natin yung budget hearing namin, yung mga tanong hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects, related siya sa confidential funds. So nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And so yun nga, nakita naman natin na pag slash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naaapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharas, pinapahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician, that is okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Pagdating naman kay President Duterte, this is yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do I worry about the former president? I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives, no? They use the rules according to their pleasure, yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. In fact, the very reason kung bakit hindi ako nag-oath noong first time ako umattend ng kanilang hearing, because their rules do not require an oath for a resource person. Clear doon sa rules nila. Nakalagay doon, witnesses lang ang nag-oath. Eh, pagkalagay naman nila sa akin doon, resource person. So, nakikita mo, ako, kasi ako wala namang mawawala sa akin. So, I can stand my ground and say na no, hindi ako mag-oath. Pero yung mga maliliit na tao, na ordinary employees na tinatakot, pinapahiya, syempre, they cannot say, oh, no, I will not take my oath because hindi naman required ng rules yan. Wala nang rules doon, kung makikita ninyo. Wala nang rules doon sa House of Representatives. In fact, yes. Exactly as it is, gusto niya na siguro na ipagsabay na yung investigation ng Quadcom sa EJK and ng ICC sa EJK para siguro magawa na at matapos na. Well, I do not know. That is a question that has to be answered by the lawyer of a former president. Yes. Hindi na nila ako iniimbita.
The last time na inimbitan nila ako was yung first. Hindi nga ata ako inimbita eh. Inimbita ba ako nung first? Parang hindi, no? Nung first lang, the very first hearing na imbita ako. And then after nun, I've not received invitations from the Good Governance Committee. Well, depende kung ano na naman yung mga tanong nila. We've been asking them kung ano yung, ano ba talaga yung legislation na kinakraft nila. And hanggang ngayon, wala naman silang sinasabi kung ano yung legislation sa, in aid of legislation nila dyan. Okay, yes. Last. You have mentioned First Lady Lisa Bantos, no, in your previous press conference, I think quite surprised. What exactly is the role of the First Lady sa pangaharap sa state? Pwedeng, sabi ni JC, sit down daw. Thank you. Magandang hapon.